Guys, sino nga ba sina Ikey at saka Moira Lacambra bago pinasok ang music industry? Start natin kay Ikey. Yan, I'm a rap artist. Matagal na akong nag-start sa pag-rap talaga. Mm-hmm. Since I was 6 years old, so matagal na. Ang tagal na nga. Tapos ako yung batang rapper behind the song kahit bata pa ako. And yung Dota o ako. Then pumasok na ako sa mga songwriting competition. Sumali na ako sa Himigandog, Philpop, and gumagawa na rin ng mga jingles and making music sa iba't ibang artists dito sa bansa natin. Ay, okay. Ano yung may grupo ka? Alam ko yung kanta na yun eh. Bata pa rin. mga kaibigan mo ba sila? Grupo mo? Yun, yung mentor ko na si Decoy. Siya yung nag-produce ng unang-unang album ko. And na-release yun 2005 yung album na yun. Part kami ng isang parang ano lang, family lang naman yun. Hmm. Yung group na yun. Then yun, tuloy-tuloy na hindi ako huminto. Dire-diretso hanggang sa nag-explore ng ibang bagay na kaya ko palang magsulat ng song. And itong song na Boo, hindi talaga ako kumakanta, so first time ko tong ginawa na may mga melody rap, kumbaga. Uh-oh. Parang nag-explore ba ng maraming bagay. So, yes. How about si Moira naman? Oh, actually I was really a really simple girl. I started singing when I was 5. It was from the push of my parents actually. Mm-hmm. And then I think around 10 doon ako nag-start gumawa ng covers, and then when I was 16, I released my digital single. It is First Date, and that was produced and made by Mr. Marcus Davis. So hopefully masundan na siya. But yeah, recently I just graduated college. So before talaga the pandemic, I was busy with school. Oh, yun naman pala. Yes. Pero sino naman ang inyong musical influences? How about you, Ikey? From Ted Ito, yun kasi yung yun yung mga kinakanta ko dati at tinuturo sa akin ng papa ko, no, yung maghintay ka lamang. Baladir talaga ako dati nung bata ako. Hanggang sa nag-iba ng career ng 6 years old na. So, puro rap music talaga pinapakinggan ko, like sila Decoy, Glock 9, Looney, at marami pang mahuhusay na rapper dito sa bansa. And of course, sa ibang bansa naman, like sila Eminem, sila Bawaw, yan, Tupac, at Bone Thugs, marami pa. Mm-hmm. So, with, Moira? Oh, with local music, I really look up to Miss Sara G, Miss Casey Tandingan, and international naman, because I love contemporary R&B, so I like Ella May and Beyonce, of course. Mm-hmm. Yeah. Pero syempre, eto po, balita po namin na you're part of a team na A-team na ni Sir Augie Altasid. Siyempre, how does it feel to be part of that? Sir Ikey, kaya pa? Siyempre, sobrang saya po. At mabilis na kwento lang. Ano. Na-sign po ako sa A-team. Kalagitnaan po ng pandemya talaga. 2020. Imagine na nasa ganun tayong klase ng kaganapan na sila pa yung hindi sila nagdalawang isip na tumulong sa ibang mga artist. So na-sign ako sa kalagitnaan ng kasagsagan ng pandemya. Kaya sobrang thankful and grateful talaga ako, kasi syempre may bagong family na naniwala sa crafts at sa talent and skills na meron ako. Kaya sobrang laking pasasalamat ko sa A-team, lalong-lalo na kay Sir Augie and the rest of the faculty members. Mm-hmm. Faculty member. Teacher. Same with Ikey, I'm really grateful kasi I can remember parang January yata ako nag-sign with A-Team. And kasi within our family, within the A-Team, it's not just an agency for me, for all of us. It's really a family that doesn't only help us with hone our talent, pero hinahone din nila yung pagiging trusting namin with God when it comes to His plans and all that. Yeah, I'm really grateful that I'm part of that. Ayun. Congratulations po sa inyong dalawa, no? Thank Pero, you. Yes. Kwento naman tayo about your latest single, Boo. Ano ba ang story behind this song? Ito, surprise na song ko ito sa wife ko. Kasi wedding namin last year, January 25, 2020. So, bago mag-pandemya, sobrang thankful ako na nakasal pa kami. Nangyari pa yung wedding na walang mask,
pwede pang mag-gathering and gumawa ako ng surprise na song para sa kanya. And nung binati ko siya last January kasi first anniversary namin, nirelease ko siya and umabot siya sa 6.2 million views sa Facebook. Sobrang nagulat ako. Maraming na-inspire dun sa song. And wala talaga akong balak na i-release yung song dahil para sa akin, para sa kanya lang, para sa tenga niya lang yung song na yon. Kasi ang dami ko nang nasulat na kanta. Kung gumawa naman ako ng ano ng song para sa kanya. So, yun talaga yun. And di ko alam na magbibigay inspirasyon ito sa maraming couple, maraming tao na, alam mo yun, sobrang kailangan na ng pag-ibig dahil isa sa mga nagpapasaya sa atin sa kalagitnaan ng ano ng pandemya yung pag-ibig talaga. So marami tayong napamangiti and sabi ko nung nag-decide yung A-Team na i-release ito, ni-request ko si Moira Lacambra na gawin namin tong song na to. Kasi sobrang husay ni Moira and yung genre namin hindi nagkakalayo kasi si Moira magaling din to na rapper. And nag-come up kami dun sa idea na yun tapos yun na. Na-release na namin yung song. Yan. So, eto na nga, syempre, napakinggan natin kanina yung kanta na Boo. Pero, chance yun na para i-plug ang kantang Boo at sa ang digital platforms ba natin dito mapapakinggan. Ayan. Go, Moira! You guys can stream Boo by Aiki and Me on Spotify. Make sure to look it up. Boo by Aiki and Moira Lacambra. And also, it is on his YouTube channel. Sa YouTube channel ni Aiki. Panoorin niyo po yung lyric video. It is out already. Yes. Social media accounts niyo po. And, you guys can... Go, Moira. You guys can follow me on my Facebook. It is Moira Lacambra. Also, you guys can follow me on my Kumu and TikTok. It is Moira Lacambra as well. As well as on my YouTube channel. So, sana po mag-subscribe kayo dyan and also Aiki. Yan, pakinggan nyo ako gabi-gabi 9 PM onwards Monday to Friday sa Kalamansi app. And of course, follow nyo po ako sa lahat ng aking social media accounts. It's Aikipedia. Yan, Aikipedia, Twitter, Instagram, like Kumu, Kalamansi, and Facebook, Twitter, and lahat sa mga suking tindahan. Aikipedia. Ayun. Gusto kayong pasalamatan. Gusto ko lang magpasalamat of course sa family ko and of course sa A-Team. Maraming thank you and big shout out sa family ko sa Pateros dito sa Camarines and of course Aikilemensi squad. Maraming salamat. Yan, thank you so much Sir Aiki and Miss Moira and good luck po sa inyong kantang Boo. Congratulations yes. Na po. Yes.